welcome or welcome back to my YouTube channel. So for today's vlog, I will be sharing with you kung paano i-treat ang irritated skin. So kung nangyari sa inyo to, kung namumula yung skin nyo, tinubuan kayo ng mga pimples, and then yung mga small bumps, this video is for you. So na-experience ko siya. Hindi ko alam kung anong nangyari, pero in an instant, boom, bigla akong tinubuan ng madaming small bumps sa noo na parang pimple siya kasi ka-color siya ng skin ko pero closed siya, parang closed comedone, ganon. Tapos yung chin area ko dito sa may cheek, tinubuan ako talaga ng mga pimple. So I will just insert photo para makita nyo yung nangyari sa skin ko. So that time, na-alert ako kasi hindi siya usually nangyayari sa akin. Nagkaka-pimples ako, oo, pero pa-isa-isa lang per month. For example, isang piraso sa chin or isang piraso sa forehead area. Hindi katulad nung nangyari sa akin this past few weeks na talagang nag-boom talaga siya, yung dumami siya, na to the point na parang ayoko nang tumingin sa salamin, naiinis ako, lalo na nagbablog ako, diba? So, nakaka-depress talaga siya, as in, ba't nagkaganito, ano nangyari? Eh, halos lahat naman ng skincare ginagawa ko. So, yan. So, ako, to give you a brief review nung ginawa ko mga past few months or last month sa skin ko, ang last na ginawa ko is nag-try ako ng rejuvenating set. So, yung rejuvenating set na tinry ko, sobrang ganda nung naging result niya sa akin. And isa pa, hindi ako bago sa rejuve kasi nagre-rejuve na talaga ako from before pa. So ngayon, nag-rejuve ako last month. So tinapos ko yung 30 days na course treatment ng rejuvenating set. And then sobrang satisfied naman ako sa naging result niya kasi sobrang gumanda talaga yung mukha ko. So kuminis siya, nawala lahat ng mga pimple marks or basta as in naging glass skin talaga yung mukha ko. Super ganda. Alam mo yung knock on the wood na maganda talaga. So ayun, hindi ko na alam yung mga sumunod na nangyari. Ang sumunod na nangyari kasi is naghahanap ako ng pang-maintenance right after rejuve kasi we all know naman na ang rejuvenating set is for 30 days lang or 1 month mo lang gagamitin. So kung ano-anong products yung tinry ko, kung ano-anong brands, ganun. So feeling ko na irritate yung skin ko to the point na parang nasira na talaga yung skin barrier ko kasi as in, nagsulputan na lang in an instant yung mga pimple na sinasabi ko sa inyo. Parang ngayon makinis ako, kinabukasan, may mga sumulput na, the day after tomorrow, yan. Then parang alam mo yun, parang nagpatong-patong sila na sobrang nakakainis. Pati yung mga kakilala ko, pag nakikita ko, o ano ginawa mo sa mukha mo, kinis-kinis na kasi ng mukha mo, kung ano-ano pang nilalagay mo. So ayun, parang may mga guilt kasi sinisisi pa nila ako, ganun. So, ang ginawa ko, isa-share ko sa inyo, ang first na gagawin nyo is itigil nyo lahat ng skincare na ginagamit nyo, especially yung may mga actives, like may AHA, may BHA, may salicylic acid, basta lahat ng may mga pang-exfoliate na chemicals or mga ingredients, itigil nyo lahat. So, ganun ang ginawa ko, tinigil ko lahat yung mga tinatry kong products, and nag-stick lang muna ako sa super duper mild cleanser sa umaga and sa gabi, and then may nilalagay lang ako na essence and then moisturizer. Yung tatlong yun lang yung ginagamit ko for the past 2 weeks para mapakalma ko lang talaga yung mukha ko kasi talagang every night naglalagay akong skincare. Pag gising ko ng morning, may bago na namang tumubo. So, sobrang nakaka-depress siya na nakakainis. So, ang mga ginamit ko, share ko siya sa inyo. Bali, ang ginamit kong cleanser is itong from COSRX na Good Morning Low pH Good Morning Gel Cleanser. So, ito. Madami kasing good reviews itong COSRX na to. And isa pa, low pH kasi siya. Especially sa akin, na gumamit nga ako ng rejuve. So, dapat ang gagamitin kong product right after rejuve is hindi masyadong harsh sa skin. Kasi yung rejuve, diba, na-strip niya na lahat yung balat ko, nagbalat na yung mukha ko. So, this one, it's formulated with purifying botanical ingredients. This low pH formula works to soothe, refresh, and soften the skin without the stripping feeling. So, ang pipiliin nyo talaga is yung walang banat feeling after kayo maghugis ng mukha,
yung kumbaga parang sobrang mild lang. So ito is one of the mildest cleanser na nakita ko na feeling ko naman is umeffect kasi parang nasoothe talaga niya yung skin ko, tumigil yung breakouts ko, yung mga acne formation and yung mga small bumps sa noo. So mare-recommend ko sa inyo to kung nagsasuffer kayo na katulad ko na bigla na lang nag-boom ang mga irritation sa skin. So next na ginamit ko is from CosRx pa din. Super mild lang din to and super daming good reviews nito. So ito siya, yung Advanced Snail Mucin. So ito siya guys. Essence siya, Advanced Snail 96 Mucin Power Essence from CosRx din. Nakalagay naman dito, being 96% snail secretion filtrate or yung mucin, this essence helps the skin to lose less moist while keeping the skin smooth and healthy. So sobrang mild essence lang niya. So kumbaga parang naka-help din siyang ma-calm, especially yung mga tumutubo sa noo ko. Kasi yung noo ko talaga yung napuhuhan. Ang daming tumubong mga small bumps na parang closed siya. Tapos parang may laman siya sa loob. Nakaka-stress talaga. And then yung chin area ko naman may tumubong isang malaking acne. Tapos may mga baby siya dito. Tapos dito meron din ako isang malaki. So sobrang nakaka-stress lang talaga. And this one helps din para ma-soothe yung mukha ko. Sobrang mild lang niya kasi snail essence lang siya. Alam niyo yung pag dumaan yung snail, yung malagkit na yon. So, ganun din yung texture niya. Kasi kapag nilagay mo siya sa skin mo, ito siya. Ayan. Para siyang serum na medyo tacky. Alam mo yun, parang may ganon, parang may sumasamang malagkit. Pero kapag naman nag-blend sa skin mo, sa face mo, okay na siya. Actually, nakatulong siya para ma-heal yung mukha ko, ma-heal yung skin barrier ko. Kasi talagang feeling ko talaga nasira siya ng bongga, as in nakaka-stress. And then next na ginamit ko is moisturizer. So meron akong dalawang moisturizer na ginagamit sa ngayon. So ito yung number 7 Hydroluminous Water Surge na gel. So ito moisturizer lang siya. And tinry ko lang to eh kasi gusto ko yung mga moisturizer na water-based, diba? So ito, gel siya, kaya okay siya, hindi siya malagkit. Yung isa pang moisturizer ko na super duper hiyang ako is this one, yung Himalayan na aloe vera gel. So ito, hiyang na hiyang ako dito kaya bumalik ako sa kanya. So yun lang yung ginamit ko, tatlo lang. Isang cleanser na low pH, tapos yung snail essence ng CosRx. Tapos, moisturizer of your choice. Kung ano mang moisturizer. So, mag-stick kayo sa simple routine as much as possible para mabalik nyo lang yung plump ng skin nyo para maging less irritated siya. Matanggal yung mga irritated parts ng skin mo kasi talagang nakaka-stress. And then, sa morning, huwag kalimutan mag-sunblock. So, yung sunblock na ginagamit ko ngayon is itong Fairy Skin. Ayan. So, nagustuhan ko to kasi hindi siya malagkit sa skin, hindi siya sobrang, hindi siya yung parang dewy yung look niya, oo. Pero hindi siya yung malagkit na dewy. This one parang semi-match siya, so nagmamatch sa skin. Kahit hindi ka na mag-makeup, ito na lang yung gamitin mo, is ang ganda ng nagiging effect niya sa skin. So, yun yung ginawa ko para mapabalik yung skin ko sa state niya ngayon. Pero right now, my skin is hindi pa ito yung totoong skin ko. Kasi meron pa din siya, meron pa siya dito. Tinakluban ko lang siya eh. Meron din siya dito. May, kung makikita niyo, may mga bumps pa siya. Tapos dito sa chin, yung chin area ko, nag-heal na siya. Pero yung forehead ko, medyo meron pa. Pero at least, nag-calm na siya and tumigil na yung paglabas niya. Kasi nun talaga, as in sunod-sunod talaga yung labas, nakaka-stress. So, ang pinakang better way para mapakalma yung mukha niyo is make your routine as much as simple, as much as possible. Parang pinaka-simple. So, mag-cleanser ka lang, facial wash, facial foam na mild. Tapos, yun nga, kung gusto nyo ng essence ako, tinry ko siya and maganda siya. Nag-essence ako. And then, moisturizer. Then, sa morning, mag-sunblock lang kayo. So, ayun yung ginawa kong routine para maibalik yung skin ko na to. So, thank you so much for watching. And kung may mga tanong kayo, just comment down below. So, I hope nakatulong yung video ko sa inyo and see you on my next vlog, guys. Bye!